guys! It's me, MG. Welcome back sa aking YouTube channel. So, kung bago ka pa lamang, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para mas updated ka sa mga videos ko. Okay. Anong gagawin natin ngayong araw? Siyempre, yan. Madali lang naman ito. Magluluto lang tayo ng tinolang manok. Okay. Here are the ingredients. Siyempre, huwag yung kakalimutan ang ating oil. So, depende na lang sa inyo kung gaano karami lalagyan nyo. And of course, meron tayo ditong annatto seeds. Okay? Para orange Tagalog at suwete. Para kung gusto nyo may kulay yung inyong tinola. So, yun. Tapos, syempre, meron ako ditong minced garlic and onion. So, it's up to you kung maraming garlic or walang garlic. So, yan. Nasa sa inyo naman yun kung anong trip nyo sa buhay. And of course, syempre, meron tayo ditong siling haba. Okay? Kung gusto mo mas marami, pwede naman. Kung gusto mo naman wala, bahala ka. So, yan. Tapos, syempre, meron din po tayo ditong sliced upo. So, yan, nalaglag pa. Sliced upo, kung gusto nyo naman sayote, papaya, bahala ko kayo. Syempre, meron na tayo ditong malinis at nahugasan ko na po na chicken. Yan, chicken po. Ulam namin ito ngayon. And for today is, syempre, sasamahan nyo akong magluto. Ito po ako magluluto. For now po, yung nakasalang na yan is paksiw na bone. So, yan. Hindi ko na siya na-cover kasi wala lang. Yan, balikan ko na lang kayo later and pabush! A few moments later. Let's start na po. Magluluto muna tayo. Open the gas. So, wait na lang po. Antayin muna natin uminit tapos lagyan natin yung oil. Antayin lang natin uminit yung mantika. Tapos, syempre, pag mainit na yan, lalagyan natin yan ng annatto seeds. Tapos, para magkaroon siya ng konting kulay. Tsaka, syempre, pangit na magpagkapatay, di ba? Magkapatay yung kulay. Lagyan lang natin siya ng... Tapos, re-remove din natin yan mamaya. Ayan. Yan. Re-remove din po natin yan mamaya. Tapos, antayin nyo lang siyang mag-inyan. Mix nyo lang hanggang sa kumulay. Tapos, mamaya tatanggalin natin, syempre, yung ating mga seeds. Kasi, hindi naman yung kasama pag nilito. Kung nakikita nyo, madami yung mantika natin. Pero syempre, tatanggalin ko din yung iba niya kasi gagamit lang ako para kumulay niya. Lagay na natin yung ginger. Syempre, pag may ginger, mamaya may onion and garlic. So, yung garlic is, pinagsama ko na po kasi dyan. So, napagsama ko kasi siya sa lagayan kanina. So, yun. Dahil lang natin siya maging golden brown din, saka natin lagay yung onion. And guys, mas masarap kasi pag marami garlic. Mas malasa. Yan. Garlic pa lang, masarap na. We can put the onions. Mix lang natin siya. Basta masakot siya mabuti. Tapos right after po ng garlic, onion, and ginger, lalagay na natin yung chicken. Hayaan natin masangkot siya mamaya. Siyempre, pag nilagay na natin yung chicken, lalagay na rin natin yung salt. So, depende na sa inyo kung lalagay nyo ay kung anong seasoning. Magic Sara, salt, rock salt, iodine salt. Bahala na po kayo. Malaki na kayo, so bahala na kayo mag-desisyon. Okay, let's add some chicken. Yan, nakats ko na po siya kanina. So, lagay lang natin yung chicken. Sasaluin lang natin ng konti. Tapos, lalagyan po natin ng maraming asin. Pero, depende yan sa panlasa nyo. Kung gusto nyo sobrang alat, gusto nyo sakto lang, gusto nyo naman matabang at magsasawsawa na lang kayo, pwede naman ito. So, for now is, lalagyan ko po siya ng asin. Yan. Tapos, tatakpan po natin siya later. Kasi, kailangan mas sangkot siya. Mas masarap kasi, mas nasasangkot siya. So, yan po, tatakpan natin siya ngayon and hayaan mo natin siya masangkot siya at maluto ng mabuti bago natin lagyan ng sabaw at makuha ng ingredients. Okay, balikan ko na lang kayo later. Tatakpan ko muna siya in 5, 4, 3, 2, 1. 1 minute 37 seconds later. Haluin ko po siya ng konti para mix po lahat ng ating ingredients. Yan. Makikita nyo, gumamit ako ng seeds para maging color orange ang at yellow orange ang ating chicken. Kasi magmasarap kasi sa tinola yung kulay-kulay. Pag kasi plain lang, parang nakakatamad ka inin. Just saying lang naman. Depende naman po yun sa inyo. So yun, tatakpan natin siya ulit. Minix ko lang po yung ating ingredients para maging complement po yung pag-distribute ng ingredients. So, yummy!
So for if nakikita nyo, niluluto natin siya sa sarili niyang mantika. So yung mantika lang kanina ginamit natin, tapos syempre yung mga fats ng ating chicken. So antayin natin siya masungkot siya ng saktong-saktong luto. Then later lalagyan na natin siya ng kupo, ng sili, ng tubig. So nasa sa inyo pa rin kung gaano karaming sabaw. Yan. Ilagay ko na yung sili, syempre yan. Depende sa inyo kung gaano kaanghang, kung gusto nyo magyala o wala. Lagyan ko po ng konting veggie niya. Konti lang naman. Nasa sa inyo naman po kung merong Ajinomoto or wala. Nag-add ko din kasi siya ng flavor. Yan. Niluluto pa rin natin siya sa sarili niyang mantika. Then later on, lalagyan na natin siya ng sabaw. Kasi yung upo natin. Mas masarap kasi guys, pagka sobrang sangkot siya niya, yung lasang-lasang ng manok. Ganito yung mga nilalagay siya sa mga lugaw, sinasangkot siyang mabuti. Pero syempre yan, depende naman po yung kanya. Okay, for now, let's add some water. So, depende sa inyo kung gano'ng karaming sabaw. So, for now, yan muna yung lalagay ko. Tapos, dagdagan na lang natin siya later pag gusto nyo pa na additional. Kasi, guys, lalambot pa kasi yan eh, no? Tapos, yan, kukulo pa yan, lalambot pa, and yan. Diba, kulay pa lang, sarap na. Antayin lang natin kumulo, tapos lagay natin yung upo, tapos tikman natin kung anong lasa. Pag matabang, lalagdagan natin, pag hindi, bawal kasi sa amin magluto ng sobrang alat. So, kailangan, sakto lang, kasi pag hindi, papagalitan ako. More moments later. Kumukulo na siya, pero syempre, di pa natin lalagay upo. Masarap kasi sa gulay, sakto luto lang, hindi yung overcook niya. Lagyan ko ng ibang sabaw pa kasi, marami kaming nakain. Guys, ito yung niluluto ko ngayon, pero ito yung niluto ko kanina. Paksiw na, bangos, yan yung ulam ni Daddy. Ulam namin, kasi bawal sa kanya yung manok. Ang niluto ko is, bangos. Guys, lalagay ko na yung ating upo. Yan, huwa na po yan, tapos na hugasan ko ng chicken. So, depende sa inyo kung gaano kalaking cuts ang gusto nyo sa upo. So, iba kasi gusto malaki, yung iba gusto sakto lang. Yan. So, mamaya papatayin na rin natin ito pagkatapos kasi maganda na light lang luto yung half cook lang natin lulutuin yung ating upo. Takpan ko na lang po muna siya ulit, then ayahan natin siyang maluluto. A few moments later. Yun. So, yan. Guys, pinatay ko na yung yung apoy, yung ating LPG or ating gas stove. So, for now, okay na to. Kasi maluluto pa siya sa sarili niyang init eh. So, tara, pakita ko sa inyo yung plating natin. So, yan. So, mamaya kakain na lang tayo. Ito na po ang ating final product. So, depende na lang sa inyo. Yeah. Ito na po ang ating final product. Syempre, gusto ko masabaw. Wow, 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 wow.